Ang school namin noon is, di ba, yung sa Assumpta Technical High School sa San Simon. We had this activity na interaction with the second year high school students ng San Lorenzo. Ang nagkataon si Anne, actually dalawa sila, si Anne at saka si Mayumi ang partner ko, ang ka-interaction ko na. I remember noon, ano, kasi sa batch namin, dalawang kaibigan ko, meron silang ano, sila yung gumigitara sa mass, ng school mass. Then I just hold the guitar. And then si Anne was like mahilig sa rock. And she was asking me about the song Jeremy ng Pearl Jam. So and then, after the interaction, ayun, nagtuloy-tuloy. We used all times, I think all types of communication from sulat, pen pal. And then, na nagtrabaho ako ng, sa Manila, sa UP, landline, I use, mag-ano ako ng 5 peso doon sa landline, caller, tapos nagkaroon ng cellphone, tapos the latest is ano, na email. Then she was very kind, and then I was able to know ano rin yung a little bit of her family. Yung sa Assumpta Tech is mostly sa amin gusto sa Assumpta dahil nga ang private school siya na ano eh. At that time I remember 15 peso per month ang ano namin ang tuition fee. Of course yung education ng Assumpta matindi eh. Yung na-instill sa akin ng Assumpta kasi nag-college ka, ang nakuha mong grade doon sa college mo is hindi ganun kataas yung average mo, pero yung grade na yun is napakasiksik ng substance niya, yung siksik na talaga yung grade niya. Edge yung ano mo pagka-graduate ka na, meron ka na kagad na edge pagka-graduate ka ng Assumpta kasi iba yung ano nila, education talaga nila. Medyo advanced na nga ano. Then meron kaming ano na dito, adoration every after lunch, one by one, pupunta sa chapel. Mag-excuse sa subject. Kahit na 15 minutes doon, parang rotation yun na ano, sunod-sunod kami. Noon, dahil nga hirap yung ano ng gastos sa pag-aaral, so yung achievement ng tao, usually, makagraduate ka lang ng high school, okay na sila yung iba eh. Pero hindi, kailangan ano mo, yung lesson mo doon, kailangan tuloy-tuloy mo yung pangarap mo. Lalo na kung meron kang mataas yung pangarap na kailangan mong abutin. Tapos of course, dala mo yung ano eh, yung values, kailangan di mawawala yun. Hanggang ngayon, dala pa rin natin yung ano, dito sa New York. Nag-serve pa rin ako sa ano, sa choir, as guitarist noon. Nung nasa South Carolina pa kami, nag-choir kami doon. Nag-start kami ng first Filipino mass doon sa lugar namin. Hanggang nagtuloy-tuloy na ngayon. Then, dito ngayon, sa New York, bahagi na yun ng teachings ng ano yun, ng Assumpta eh. Na-incorporate na yung sa values education namin. Oh. Olé, otua, do lado de Samson, olé, do lado.